Nagbabalik po ang Usapang Bayan at kasama pa rin natin ang presidente ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines na si Atty. Rommel Gutierrez. Rich, you want to ask Atty. Rommel something? Sir, pinag-uusapan po natin kanina na tumaas po yung sales ng mga sasakyan over the last 5 years. Yes. What does a robust automotive sector do pagdating po sa employment rate at saka po sa economy natin? Paano po siya nakakatulong? Yes, oo. Yung ang manufacturing plants dito sa atin and even mga distributors, sa ngayon, ang estimated workers na in-employ ng auto industry is about, yung direct employment, 70,000. But if you compute that kasama yung mga parts makers and everything, mga logistics, yun, downstream. Downstream, upstream, umaabot ng 350,000. Wow. Oo, including yung household na nila. Again, yung mga employment na binibigay natin sa planta itself, doon sa mga parts suppliers na ginagawa, mm-hmm. and then yung mga sa mga dealers natin, those are directly related doon mm-hmm. sa auto industry. That's as far as employment is concerned. Mm-hmm. Of course, yung contribution natin sa tax, government yes. coffers and tax mm-hmm. by the billions yan every mm-hmm. year. No? Mm-hmm. So, plus of course, pag meron kayong ganyan, we have tinatawag natin yung CSR activities, yung mga corporate social responsibilities, makikita nyo naman. Mm-hmm. You know, with the manufacturing plants and with all these things na nandito sa atin, automotive industry, we are able to give back to the society. Mm-hmm. Those are the contributions. But basically, ang role naman ng sasakyan natin dito is every day, how yes. do you move people and goods, mm-hmm. diba? Mm-hmm. Kung walang sasakyan, paano tayo? Kaya, hindi talaga dapat yung sasakyan nasa isang lugar lang, natatraffic. Mm-hmm. Ha? Hindi mm-hmm. dapat natatraffic yan kasi mm-hmm. dapat gumagalaw yan mm-hmm. ha? Tao and goods. Yes. Mm-hmm. Sir, since nabalikan na rin po natin yung traffic at na-mention po ni Sir George na one of the reasons why people opt to buy vehicles dahil po poor yung transport system natin dito sa Pilipinas. Mm-hmm. But what if ma-address na po yun ng next administration natin? Do you have any fears or concerns na baka po bumaba naman ng sales sa auto sector po? Pag hindi naayos naman. Na po. Oo, hindi naman. Kasi paano ka pupunta sa mga train kung wala kang sasakyan? Mm-hmm. Kailangan pa rin yan. I think mm-hmm. hindi mawawala yan. In fact, mas maganda yung may sistema tayo ganyan. No? Mm-hmm. Kasi yung public transport, meron tayo dapat isang lugar lang. Kung may sasakyan ka, mm-hmm. dadalhin mo lang doon ka mag-park. Mm-hmm. Then, di mas mabilis ang transport biyahe mo. Mm-hmm. Oo. Siguro maidagdag na rin natin. Yes. Part of the thrust of government is really the tourism, no? Yes. Visit your own country. So, karamihan ho niyan, kaya wala namang kumisan na direct public transport access yung mga yan. Magkakaroon ng oportunidad pa rin na maggumamit ng sariling sasakyan. Yes, yes. Dahil kasi kasama nila buong pamilya nila, yes. mga pagahin nila. So, mm-mm. hindi mawawala yan. Tapos yung sinasabi natin, motorization na age, no, really starts at a certain threshold of which where we are in now at about 3,000 and so, yes. and it lasts all the way up to over $30,000, no. Yes. So napakahaba nung cycle na yon, because beyond that, parang ang nangyayari you have become so industrialized that there is a public transport system available anywhere yeah. you go. Oh. Pero before that, napakahaba po ho nating tatahakin bago tayo umabot sa pagkakataon na hindi na natin kakailanganin ang sariling private vehicle. Oo. At saka, ang development natin, kung mag-start ang development sa countryside, Palawa. Oo, kailangan pa rin ng sasakyan dyan. Mas maganda nga, i-disperse yes. natin Correct. Yung mga sasakyan natin. Mm-hmm. And we're doing that, no? Yung mga members natin, yung mga dealers nila, tinatayo nila sa mga probinsya na mm-hmm. ha? Yung isang paraan din yan para ma-disperse yung sasakyan natin instead mm-hmm. na dito sa Manila. Metro lang, yeah. Sa ano na lang, oo, mm-hmm. sa probinsya na lang. I think, mas maganda kung i-develop. Mm-hmm. Remember yung Thailand ang ginawa nila. In-incentivize nila yung one-ton pickup mm. para dun sa mga farmers, dun sa mga nagne-negosyo. May subsidy? Oo, may subsidy, mura. Ang daming binili na pickup, ginawang kinonvert, parang
yung farm-to-market loans, ha, yung ginagamit nila doon. That's one way. Pag-negosyo. Oo, oh, negosyo. Mm-hmm. Di-develop mo din yung sa mga countryside mo. And you have to build roads. And siyempre, kailangan ng sasakyan doon. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Sir, in an interview, I've heard you mention about incentives. Mm-hmm. Ito po bang, itong mga incentives na to, for who and what will be its role in empowering the auto industry? You know, we don't want to call it talagang incentives. Ano? Mm-hmm. It's actually a support to local manufacturing, to local production. Binanggit ko rin, mas mura ang pag-import ng sasakyan ngayon. Ngayon, kung wala tayong support from the government, mm-hmm. mamamatay yung ating local industry, di ba? Maraming maapektuhan dyan, no? We are not saying i-reverse natin yung ratio na dapat mas talagang ano, medyo ano yan, but what is important now is strengthen natin yung viability ng local production. Dapat i-sustain yan eh, baka mamatay eh, no? So, yung sinasabi, ang cost gap ng isang sasakyan, i-import mo at saka i-produce mo, is about $2,000 ang difference, no? Mas mahal mag-produce by $2,000. So, mag-ano lang, to at least close that gap between CBU and CKD, yung buo kung pinapasok dito, yung ginagawa dito. Kaya ang gobyerno, actually investment ito ng gobyerno, investment din on the part of the private sector, mag-ano tayo, collaborate tayo, mm-hmm. and come up with this program. So, isang support ito para sa local manufacturing. Mm-hmm. Yung attorney, alam natin na nagkakaroon ng the biggest motor show in the Philippines na na pinasisimunuan ng CAMPI, ng ating chamber. No? Maybe you can tell them a little bit about the up-and-coming Philippine International Motor Show? Yes, oo. Itong September ay meron na namang CAMPI Motor Show. Tawag natin dyan, Philippine International Motor Show. Ginagawa ito every other 2 years, no? And this year, meron tayong isa. So, dito, itong event ay malaking opportunity ito for the riding public, for the motorists and motoring enthusiasts to see once again yung ating mga latest na meron sasakyan na pwede introduce dito at saka yung mga existing vehicles natin. May mga test drive rin tayo. Mga test drive, oo. So, magandang opportunity ito, no? Kasi, although every other 2 years lang natin ginagawa ito, pero ito yung event na magkakasama-sama yung mga auto assemblers, distributors, no? Including parts makers, no? Na they put together the resources and showcase kung ano meron ang auto industry natin ngayon, no? Mm-hmm. So, siguro as early as now, George, pwede na natin sila invite, ano? Oo naman. September 14 to 18 ito sa World Trade Center. Oo. But we will keep on keeping you posted. You, oo, about this event. Yeah. Mga ilan ho bang nag-a-attend dyan? Nung last PIMS, ilan ho bang nag-a-attend na visitor? Almost 100,000 visitors we had. Nung last time. Of course, we expect more this time. At saan natin gagawin to? Sa World Trade Center. Sir, may entrance fee po ba? Maliit lang naman, just to regulate. Mga 50 pesos to 100 pesos. Kaya-kaya mo. Eh, pero si Rich, pwede na natin bigyan ng complimentary. Bakit hindi? Oo. Sir, are you optimistic about the new administration? Oo naman. Oo. Mm-hmm. Alam mo, hindi natin binabago yung projection natin for the year. No, in fact, baka nga lalampas pa sa 350,000 originally projected, ano? And maganda naman yung nakikita natin na sinasabi nila that they will, you know, do everything to improve yung ating governance, yung ating, you know, to eradicate corruption. We really support that, and we hope na we can continue with the existing programs na meron tayo and even improve on what we have. Yes. Siguro, we should just also mention that the general public should not be worried about the number of vehicles that we sell. Mm-hmm. In reality, the obligation of government is really to provide for the people, no?
And just because they are unable to provide the appropriate mass transport systems, they should not be depriving people of their mobility requirements. And also, they should not blame the automotive industry for the lack of infrastructure, like building the roads and things like that. And more importantly, the vehicles that are being used productively. Nobody takes a joyride just to go around Metro Manila and just enjoy the smog and things like that. Everybody goes and uses a car because there is no opportunity for them to ride the public transport, either because they are too old or infirm that they cannot climb up those stairs, they cannot line up in long lines, or if, for example, he's a doctor, he needs to go to the patient, so for the by the time na umabot siya sa hospital, patay na si pasyente, at yung mga iba naman natin, mga kasama sa opisina, lahat ho yan ay naghirap para magkaroon ng kanilang sariling sasakyan. At yan lahat, eh, kinakailangan may oras sila. Diba? Kaya hindi naman tayo parang opisina ng ibang gobyerno dyan na walang pakialam sa oras dahil kasi marami tayong kinakailangan na gampanan na tungkulin. Lahat ho yan nakakatulong sa ating ekonomiya. At miski ho yung mga masasabi natin mga commercial vehicles, kahit na pribadong vehicle yan, ini-encourage ho natin ang ating mga mamamayan maging negosyante, entrepreneurs. At napakahirap naman ho maging negosyante kung wala kang mobility. Kasi sometimes sa ngayon, kinakailangan makaabot ka sa customers mo. Maidala mo yung mga goods mo, maitransport mo kung saan yung supplier ng mga goods mo para maipaabot sa merkado mo. So marami hong pangangailangan ang tao sa mga sasakyan. Kaya hindi naman nila kailangan na sasabihin na walang paggagamitan niya o yan ay luxury lamang. Wala ho eh. Talagang kailangan natin yung mga sasakyan. Bottom line, necessity na ngayon. It has become a necessity. Lalo na na gusto natin umunlad ang ating bansa. Yes. Actually, that's an indication of the state of the nation. No? The state of the automotive industry also. Rommel, we only have maybe 2 minutes left in our program. Would you like to say a few parting words about the state of the Philippine automotive industry? Yes. Huwag natin palampasin yung opportunity natin ngayon. No? Nakikita natin that the economy is growing, the economy is doing very well, and you know, consequence niyan is maraming opportunity also to buy cars, and even ang investors actually are coming here, no? Kita nyo, marami tayong mga bagong modelo, mga bagong variant, at yung presyo, hindi naman tumataas, affordable naman, may financing pa. So, let's take the opportunity, huwag natin, palampasin ito, everybody's optimistic na yung mga projections na ginawa years ago, actually, na-advance na nga eh. So, totoo lang eh. We never thought na yung 300,000 vehicles last year could be reached as early as last year. Ang projection yun, mga 2018 pa. At saka, hindi ba sinasabi nila na isa sa pangarap ng lahat ng Pilipino ay magkaroon rin ng sasakyan? Tama yun, George. Okay. So, at yan po ang isang makabuluhang talakayan kasama si CAMPI President Attorney Rommel Gutierrez. Maaari niyo po kami i-follow sa Twitter at GNN Usapang Bayan at sundan ang aming Facebook page. Ako po si Rach Marquez. At ako po si George Chua. Samahan niyo po kami sa mga susunod nating talakayan dito sa Usapang Bayan.